I-describe na ng affiliate kong ang single period of confinement policy. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin? Hindi para sa na, ng mga kababayan natin. Hindi na malilimitahan sa isang beses sa loob ng 3 buwan o 90 days ang sasagutin ng PhilHealth na admission sa mga pasyente may sakit sa mga ospital. Ay, kasi nga pala, dati, isang beses lang. Isang beses lang. So, pag tinamaan ka ulit, ay hintay ka muna ng 3 months. 90 days, so... Ay, hindi ka na pwede, hindi mo pwede gamitin ng PhilHealth. Hindi na. Ay, hindi naman yata tama yun. Hindi, halimbawa, tamaan ka ng diarrhea. Oh. O, di ba, maya-maya, may mga, di natin may iwasan pagkain, sakitan dyan mo. Oh. Hindi ka na pwede, isang beses lang. Hmm. Antay ka ng 3 buwan. Ang tawag doon, amibiasis. Ayan, yung amibiasis. Oh, grabe na. Kailangan magpakumpain ka dahil kung hindi, mamamatay ka, madidehydrate. Ayun, So, paano nga ako na rin, nakakain ka rin naman ng masama na naman. After 1 month, naibitahan ka sa birthday. Oho. So bawal ka nang magpa-hospital dahil hindi na pwede. Okay, wala na yan. So with Acting Vice President of PhilHealth, si Ginong Ray Balena. Magandang umaga, Sir Ray. This is Aljo Bendio with Congressman Erwin Tulfo sa programang Punto Asintado Reload. Sir. Magandang umaga, Congressman at Sir Aljo at siyempre sa lahat ng inyong taga-subaybay. Maraming salamat, Kong and Sir Aljo, sa pagkakataon muli na bibigyan niyo sa PhilHealth para makapag-update tayo ng ating bagong policy na ito. Pakipaliwanag nga, dati, once every 3 months ka lang pwede magpa-combine. Ngayon, inalis nyo na ito. So, anong ibig sabihin? Pwede nang, kunwari, nagkasakit ka ulit, the same kasakit or ibang sakit na naman, hindi mo na kailang 90 days, pwede mo nang gamitin ulit yung PhilHealth card mo. Ganun po ba, Sir Ray? Kung Erwin, dati-rati kasi, ay ganun nga, no? Kapag tayo ay yung isang pasyente, ay na-confine, no, o may series of confinement siya sa kaparehong sakit within a 90-day period, ay isang benefit package lang ang napapagamit sa kanila. So, syempre, ito ay issues sa iba natin mga kababayan na talagang yung magre-recur o uulit yung kanilang condition. And therefore, ay ang good news kong Erwin, ay ibahan ng ating PhilHealth Board nito lang September 27 na scrap na po itong policy na ito. And therefore, kung Erwin, Sir Aljo, starting October 1 na mga readmission, no, ay ito po ay covered na. Ibig sabihin, ay kahit na magpaulit-ulit pa yung kanilang confinement for the same condition or illness, kahit na wala pang 90 days yan, ay covered na po ng PhilHealth. May benepisyo na po na magagamit yung mga miyembro natin. Ay, maganda ho yan. Magandang balita po yan para sa mga kababayan natin. Lalo na po yung mga kababayan natin na kapos ang kita, yung mga below middle class. Mga vulnerable. Mga vulnerable sector. Malaking tulong po yan sa kanila, Sir Ray. Tama po, Kong Erwin. At tayo nagpapasalamat sa mabilis na aksyon ng ating pong PhilHealth Board. Una, siyempre, ni Kalihim Chudoro Herbosa na siya rin chair no ng ating benefits committee. Naging mabilis po ang action po ng ating PhilHealth Board diyan. Ngayon na kong Erwin Sir Aljo ang update bagamat sinabi natin October 1 readmissions no hinahabol na po natin yung kaukulang guidelines no at circular na soon we will publish para po may guidance yung ating pong mga ospital at yung ating mga miyembro. All right, sir, moving forward, I have one question. Yung hinihingi po ng Congress sa inyo, kausap po natin si President Ledesma at kayo nga po, yung 30% na diskwento po sa hospitalization, sabi niyo pag-aaral, so ongoing po itong studies po ninyo para ikang lubos-lubos na magamit at ang ating PhilHealth benefits. So, understudy pa po ito. Tama po kayo, Kong Erwin. Yan po ay kasalukuyang pinag-aaralan at sa mga nakaraan, naman po ay kinumit no ng atin pong president and CEO na atin pong gagawin. So, ito po ay talagang pinag-aaralan na at siguro bago matapos tong taong ito ay meron po tayong maibabalita. Uli sa inyo po at sa inyong mga taga-subaybay at mga miyembro natin. Oo, kailangan kasi. Oy, siya nga pala, sir ha. Maalala ko, may Aljo, ay nag-commit ng PhilHealth na by January, yung mga prescription glasses at saka yung mga gamit, mga wheelchair at saklay, sasagutin na po ng PhilHealth. Tama po ba ito by next year, sir? Mukhang approved na ho ito. Yes, Kong Erwin, kasama yan sa atin pong pinag-aaralan, gaya po ng inyong nairekomenda. In fact, ay meron tayong mga existing packages na meron namang offer no, sa mga assistive devices, tulad ng wheelchair, yung crutches, no?
Pero syempre limited yung coverage sa mga kabataan lamang. So ina-expand natin yung ating tanaw at yung ating pag-aaral nang sa gayon ay ma-extend natin to sa ibang mga member categories na hindi kabataan kundi sa mga adults, no? Kasama yan kong Erwin, yung inyo pong nirekomenda na pag-aaralan po. Kasama ko yun akong pinag-aaralan niya. Okay. Sir Ray Balena, Acting Vice President ng PhilHealth. Sir, maraming salamat ha, sa oras po ninyo again. Thank you po. Kong Erwin, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Sir Aljo, mabuhay po kayo.